Annyeong! So, see your K-Fangirl to uli. And for today's video, we're going to unbox Joy Hello. So, ito yung first solo album ni Joy. And nakakatuwa kasi sunod-sunod yung nagkukuha nating comeback from Red Velvet members. And may nachichismis pa na may comeback sila this August. So, ngayon, i-unbox natin ang Joy Hello. So, let's start. So, ito yung harap. Sorry, may dumi na. So, ayan. Ito yung harap. Ayan. And then, ito yung gilid. And then, ito yung likod. And, talagang ano siya, guys? Spring. Para siyang notebook. Talaga. Para yung notebook, no? Yung mga artista. So, ayan. Nakakatawa yung concept niya kasi parang early 2000s. 90s to early 2000s. Parang ganun. So, ito yung list ng tracks. Ang favorite track ko aside from the title track Annyeong Hello is Day by Day tsaka Be There for You. Maganda rin yung Happy Birthday to You. So ayan, alisin ko muna yung mga inclusions. Alright. So ayan. Tabi muna natin 'to. Ayan, let's start. So ayan, tinalikod ko na pero sa totoo lang guys, pag inano niyo 'to, pag nabili niyo 'to, nakaharap 'yan. So ayan. So ito yung una. Ang maganda dito, ang naano ko, para siyang album ni Wendy. Para nililet tayo sa mundo ni Joy. Para siyang storybook. And the spring. I really love the concept ng spring kasi may experience ako sa SM, sa Monster. Case version yun eh, nabili ko yung naka-case. Ano siya? Natatanggal to from doon sa dikit. So, nagustuhan ko tong spring kasi at least sure naman ako na hindi siya madaling matanggal. Unless punitin ko talaga. Which is hindi ko gagawin. So, ayan. Ang ganda ni Joy, no? Ang ano ng mukha ni Joy, ang versatile. Pwede siyang pang bad concept, pwede rin pang innocent concept. Tapos gustong gusto ko yung Hello, kasi parang nakaka-good day siya pakinggan. Sobrang summery nung vibe. Although doon sa MV ha, may mga parts ng MV ni Joy na parang nakita ko sa photobook ni Wendy. And ayoko man i-assume, pero parang ano siya, para siyang same time na sinunod ni Joy yung comeback niya sa comeback ni Wendy. Wala lang, gusto ko lang mag-assume na ganun. At least alam kong together sila. So, ayun, super excited na ako sa comeback nila as a full group. Pero for now, namnamin muna natin itong album ni Joy. Bala ko itong sabay sa pag-unbox ko ng Monster kasi kasama yun sa nabili ko nung last time na last group order ko. Kasi naisip ko, deserve naman ni Joy na magkaroon ng sarili niyang moment. So, sa unboxing na to, si Joy muna. And ang ganda niya talaga. Sobra. Ano yung mukha niya, oh. Diba? Tsaka yung mga sinusuot niya sa mga comeback ng Red Velvet, talagang pak! Iba rin si Ante. Tsaka gusto ko yung boses niya. Sobrang unique din. And dahil sa kanya, kaya ako nagustuhan yung Bad Boy. Isa yung Bad Boy sa mga mabibilis na K-pop song nagustuhan ko. Unlike kasi sa iba, kailangan mag-grow muna siya sa akin bago ko siya magustuhan. Pero yung Bad Boy nagustuhan ko agad, lalo nung kinanta niya yung part, na-hook talaga ako. Yan na, napaka-spring nung vibe nito. Tsaka ang bright nung concept. Tsaka guys, aminin nyo naman, pagkapanood nyo nung MV ng Joy, ng Annyeong, napapakaway na rin kayo. Kasi kaway siya ng kaway. And ang ganda-ganda niya, lalo pag nakangiti siya. Itong part na to, feeling ko talaga nasa photobook to ni Wendy. Yan, sa Jeju Island daw to, shinoot. And yung concept nung music video, parang ang daming nangyari sa kanya na parang broken, pang ganyan, mga negatives. And then, ngayon, nag-decide siya mag-travel for her to realize na may marami pang mas importante, na mas malaki pa yung mundo. So, yun. Ganda nito, day by day. Ang ano ni Joy, no? So, yun. Ang expensive ni Joy, no? Kahit ito lang, ang simple ng suot niya, pero parang mamahalin siya. So, ito yung guno nung sandals. Ang gusto ko yung kulay talaga nito. Ang niya, ang bright. So, ayan. Pareha sila ng team ni Wendy, New Beginnings. So, yung kanya naman, ang saya ng music video. Sobrang saya.
And then, gusto ko yung mga tracks kasi bagay na bagay sa boses niya. Kahit na remake yung tracks, ang ganda. So, ayan. Ito, ano, featuring si Paul Kim. Maganda rin yan. So, nakakatuwa naman si SM na binigyan niya tayo ng comeback muna na, ni Joy bago anin si Yeri. So, ang inaasahan ko kasi, either sub-unit nila or magka-comeback muna si Yeri bago yung full group. Pero, nung naglabas ng lineup si SM, ang nakita ko dun, si full group muna sa August daw. Hopefully, matuloy na. Ayan, nakakamiss din sila. Ang tagal nila nag-hiatus, ha? Ang huli nilang music as a full group, Psycho pa. Ayan. Ang ganda niya, no? Bagay na bagay sa kanyang concept. Oh, ang ganda. Ang innocent. So, ayan. Ito naman ang pag niya. Parang si ano. Ayan, nalapit ko guys, ha? Parang si Audrey Hepburn. Ganda. Ganda ito. Happy birthday to you. Parang Audrey Hepburn na ano, no? Parang ate ng JS prom noon. Wala lang, nakatuwa lang siya. Ayan. So, ito. Oh, I love the cat. Ayan. Wala, hindi ko maintindihan to. Pero, sige. Sabi nila gumamit daw ako ng papago. Oo, nagagamit na po. Ayan. Ang ganda. Ang ganda nito. Ang ganda talaga niya. Ewan ko ha, meron talaga something sa 2021 releases na yung mga last track talaga yung nagugustuhan ko. So parang si Wendy, best friend sa mga B-side ha. Tapos kay EXO, Just As Usual. So yun. Ayan. Ang ganda-ganda. Aww. Oh! Ay, nag-grave tuloy ako ng pakwan. Joy, kasalanan mo yan. Ang gundo niyo dito. Oh. Alam mo, nagugustuhan ko yung ganyan. Yung parang mga naka-bare face sila. Kasi mukha silang mga Korean. Sa totoo lang kasi, sa sobrang wear nila ng mga makeup, hindi na sila nagmumukhang Korean. May mga ibang ano doon. So parang minsan pag naka-bare face sila, doon ko nakikita na, ano na sila, mga ka-age ko na sila, yung mga ganon. Kasi minsan mukha silang bata. O minsan naman, di na mukha silang Korean. Pero pag naka-bare face sila, doon mo talaga may kita. So, ayan. So, ito. Ito yung credit. Sana naglabas sila ng Polaroid. So, ito yung CD, guys. Ayan. Tapos, alam ko nang detailistahan ng tracks, eh. Oo, ito. Mga tracks. Ayan na. Alright. So, explore muna natin yung ito. Siyempre, ito, alam na natin yung guys. Lahat ng SM ad may ganyan. Ayan, pagpalitin natin kasi nagre-reflect. And then, ito. Ano meron dito? Stickers. So, ayan. Ayan. And then, ayan. Okay. Natin. Tapos, ito. Ano to? Folded poster. Day by day, yan nakuha ko. So, ano kayo sa iba? Parang alahas to, no? Parang alahas yung ini-endorse niya. Ang ganda. So, yung date ng release, May 31, 2021. And then, day by day. Ayan. Tapos, so, silipin na natin to, guys. So, ito. Ay, yung sa happy birthday. Iba-iba kaya o pare-parehas lang? Tingnan ako na ibang unboxing nito. Ayan. 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 Okay. So, ayan siya. Ang saya. So, guys, pag binili nyo siya, ganyan talaga yan. So, pag gano'n nyo, kita nyo agad. So, ito na, guys. Ito na yung inclusion ng aking Joy Anyong, Joy Special Album. And kung nagustuhan nyo itong content ko and gusto nyo pa maging updated sa susunod kong unboxing, don't forget to hit like,
share, and subscribe para maging updated ka sa mga susunod, and hit mo na yung notification bell. See you next unboxing. Annyeong!